Hi guys. Ito yung lahat ng mga barrel ko. Nilagay ko na rin yung mga extra bala. At kakakuha ko lang yung isang barrel, yung kulay brown. Yan yung minention ko noon na almost a month bago makuha. Nakuha ko rin ngayon. Andun rin yung mga handgun ko. Tatlo. Isang .45 Glock, isang 9mm Glock, at saka isang Canic 9mm SF9. Itong isang to, itong barrel na to na AR-15, maganda to, mga heavy duty. Itong isa to na bili ko, magaang to. Itong kulay brown, magaang siya. Kahit tingin mo mahaba eh magaang dahil yung kanyang mga stock at saka yung handguard, mga plastic na magagaang. Ano siya? Ito, yan yung ano ko, AR-15 na medyo standard size. Yun namang isa, parang baby Armalite, magaang din yon. Yun yung sa gitna. Ayun yung AK. Yung, ayun, sa gitna rin. Tapos, uli, yung shotgun uli. Ayun. Yan sila. Para i-update ko lang yung mga baril ko, nilagay ko na yung mga pati magazine na nilagay ko eh. Itong Glock 17 na to, ito pala lahat ang total ng kanyang magazine. Ayun, tatlo-tatlo. Tsaka yung isa nakakabit sa barrel. Bali, ito pala. Hindi walo. Akala ko walo eh. Ito pala lahat. Ito namang 45 Glock. Tatlo lahat total na magazine. Ano siya? Glock 45 yan. Glock 21. 45 caliber. Ito yung kani ko. Ayun, made in Turkey. Ayan. Sabi nila maganda daw to eh. Pero hindi ko pa na gagamit to o natitesting sa target shooting. Wala pang time eh, tsaka mahaba ang linya ngayon doon dahil sa virus, maraming tao lagi at mahabang pila, kaya wala tayong time na mag ano, testing. Ayan sila, ayan yung AK-47, ayan. Kaya bali, isang shotgun, isang AK, at apat na AR na, 15. Itong isa mukhang maganda to eh, yung kanyang itsura parang pang military talaga itong isang to, pag kinukumpara ko siya. Itong isang to na AR-15 na to, pero tingin mo maliit pero ang bigat niyan. Mas mabigat pa yan dito sa brown. Itong brown, magaang. Halos kasing gaang nung Smith & Wesson MP 15 Sport. Ben. Yan, ano, parang baby Armalite lang to. Ito, itong isang to. Yan, oh. Teka. Ito, itong Smith & Wesson na to. Smith & Wesson yan. Yan, oh, yung logo niya. Ano yan eh,
magaang lang. Yan yung may picture ako noon na maliit, parang laruan lang yan. Ayan. Inano ko na, pinagsama-sama ko na para makita nyo yung koleksyon ko. Ano lang naman ako eh. Hobby pa. Ito na lang ang libangan ko eh. Eh, wala na naman ako ibang libangan eh. Kaya mag-collect ng barrel at sa pagdating ng panahon, eh, sa mga anak ko to may iwan. Hindi na nila kailangan bumili ng barrel. Isa pa, may mga barrel din silang lahat. Lahat ng anak ko may mga barrel din. Pero, ayan, marami silang mapaghahatian pagdating ng araw. Eh, hindi natin masabi. Baka sakaling, pero ayoko nang bumili eh. Dami na nito. Oh. Hindi ko rin naman naka ano lang sa bahay. Yun nga, koleksyon kung tawagin. Pag wala akong magawa, nililinis-linis ko yung mga baril ko para kumbaga sa ano eh, parang hinihimas-himas mo sila. Eh, ganun lang eh. Walang magawa eh. Di, linis-linisin ko. Ayan o. Oh. Yung magazine ng ano. Ano ba to? Magazine ng AK. Bali, niya, apat. Ano ba to? Ay, hindi. Ano pala? Oh, tama. Apat ang magazine ng AK. Bago ay yung isang yon, isang magazine na extra ng AR-15. Ito parang ano to eh, parang pang military o parang pang police itong isang to. Pero ang bigat nito. Tingin mo lang maliit siya no, maiksi. Pero ang bigat, ang pinakamagaang ngayon, ito itong brown. Ang gaang, parang plastic nga eh, lalo na pagka walang magazine. That, nung dala-dala ko ito kanina, walang laman yung loob niyan. Tinanggal ko yung magazine, halos napakagaang, parang toy gun lang eh, sa gaang. Yung brown na yan, kaya nga nagustuhan ko ang gaang eh, pero mahaba. Ano pala ito eh? Oh, 18 inches ata to. 18 o 19. Mahaba eh. Eh, yung kanyang stock, naka ano pa yan. Hindi pa naka ano yan, yung adjust na pahabain. Itong isang to, ito gusto ko to. Yan o, oh, yung ano na yan, parang pang ano eh, yung mga armalet sa atin, yung hawak ng mga marine to, o ng mga army. Yan, o ano man, yung hawak ng mga kusinong mga ano doon. Parang ano to eh, ang ginamit sa Vietnam ata nung araw. Yan. Pero lahat to semi-automatic lang, lahat to, kasi bawal. Kung di, sa Las Vegas, Nevada, pwede ka nga pa lang bumili ng fully automatic na barrel. Armalite, o AK, o anumang mga assault rifle o Uzi o anuman. Dito sa Las Vegas, legal bumili ng fully automatic na rifle, ng mga assault rifle. Kaya lamang, kukuha ka ng permit. Kasi iba yun eh. Fully automatic na yun eh. Pero hindi kailangan yun kasi kahit naman mga marine o ano man, army o ano eh, pag sa gera, hindi naman nagpupuli automatic eh, panay single shot lang din ang ginagamit nila eh. Eh kasi, alam niyo na, tulad nung nasabi ko nung huli sa aking huling ano, video, ang gera nung araw, bombahan ng bombahan. Ngayon, ganun din. Kaya ang nangyari, pagka nasa ano na sila, nasa ground, ano na lang sila, utakan. Panay sniping ginagamit nila o kaya
pagka nagkasagupaan eh, taguan sa mga pader, building, pa isa-isa ang putok. Bihira na ngayon yung ano, yung tinatawag na katulad sa Vietnam nung araw, kahit walang nakikitang kalaban yung mga marine eh, sa gubat talagang minamashing gun nila yung ano eh, yung gubat. Eh, halos minsan wala silang tamaan. Basta pag may narinig silang putok sa gubat, eh syempre karamihan sa Vietnam War nung araw ng mga militare, mga kabataan, ni hindi pa sanay sa gera yung mga yon nung araw. Kaya pag nakarinig sila ng putok sa mga kagubatan, pinauulanan nila, panay fully automatic sila. Nangyayari, nadudumihan yung baril nila, yung mga Armalite nila. Kaya sinasabi nila noon, yung iba, hindi naman naglilinis. Nagja-jam daw, sabi nila. Sabi naman ng mga officer nila at saka yung gumawa ng manufacture ng Armalite, eh, imposible mag-jam yan. Eh, baka hindi nila nililinis yan. Pero, may posibilidad rin na maaaring meron defect rin na barrel. Siyempre, hindi naman lahat ng mga gawang barrel eh, perfect. Siyempre, lahat naman ng mga ginagawang bagay, kahit ano, minsan may mga defect din. Siyempre, libu-libo yung pinoproduce nila. Kaya, yun lang ang kaalaman ko sa mga, kasi mahilig ako manood ng mga documentary eh, lalo na mga gera. Yan, nakita nyo na yung gamit ko na pang home defense or self defense or pang hobby, target shooting, collection ko lahat. Ayan, eh siguro hindi na ako bibili, dami na nito eh, puno na nga yung ano ko eh, gun cabinet ko. Kaya nga plano kong bumili yung mas malaki. Yun lang. Mahaba-haba na tong ano ko, video ko. Pinakita ko lang sa inyo tong ano ko, ito Glock 17 ko. Ayan ang magazine niya, 6 plus yung isa sa barrel. Bali 7. Ito naman 3 tong 45 ko. Dalawang extra, isa na sa barrel. Ayan lang, yung isa lang magazine nung binili ko. Ewan ko, masyado ata matipid ang tarki. Isa lang ang magazine na binibigay. O sige, salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muling susunod na vlog. Thank you.